Punto pong ito ay makakausap naman natin si Professor Julkipli Wadi, ang dating Dean ng UP Institute for Islamic Studies. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie, season po ito. Magandang tanghali, Connie. Ano ho ang inyong pananaw ngayon sa ginaganap pong anibersaryo ng naganap po ng Marawi Siege? Sa tingin niyo ba may direksyon ang pagbangon ng Marawi? Well, gumagalaw naman ng gobyerno, gumagalaw naman yung mga naatasang ahensya na gawin yung pagtayo, pag-rehab ng Marawi. Subalit, Connie, tulad lang alam ng karamihan, ay tila tuloy-tuloy yung mga hinanakit ng ating mga kababayan dyan sa Marawi, lalo na yung mga Maranao na naapektuhan ng giyera. Dahil ayon sa kanila ay hindi na maintindihan bakit hanggang ngayon, isang taon na, hindi pa sila pwedeng bumalik. At yung pangamba na unti-unting nawawala sa kanila yung kanilang cultural tradition, baka dun sa rehab ay hindi yung kanilang interes, yung kanilang kultura ang pangunahing konsiderasyon sa pagtayo uli ng Marawi. So, nandyan yung pangamba, Connie, kasi nga, kung ano man ang pwede nating ilahad dyan, tapos hindi katanggap-tanggap ng mga kapatid natin diyang Maranao, ang nakakatakot ay maaring tanggapin nila ito, pero nandoon yung hinanakit, nandoon yung grudge, nandoon yung malalim na kailangan sanang paghilom. Tapos yung programa na nilalaan sa kanila ay hindi talaga nilang tawag dito, hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Sir. So, hindi natin makamtan yung long-term end ng rehab and development ng sabi nga ho talaga ng yun ang medyo nagtataka tayo. Sa tingin niyo baka may kulang sa komunikasyon halimbawa sa pagitan po ng mga tauhan ng gobyerno para paintindi po sa mga naroon sa mga evacuation centers at iba pa hong mga naapektuhan nitong gera sa Marawi na kung bakit talagang matagal, ano? Sinasabi nga nila, napakaraming factors to consider. May mga bomba pang naka-embed pa rin doon sa mga areas na delikado rin, ano? Kapag ka talagang matirhan o hindi mabusisi ng husto. Tingin ko hindi lang ito kawalan ng komunikasyon, Connie. Ito'y parang paninggagiling niya nito, tingin ko, yung contesting perspective of how to do things. Kasi the Maranaos are really the ones who are affected. They are the ones who have lived there for years and centuries and so on. And now they appear to have no control of things happening within their midst. They cannot even visit their homes and so on, get their belongings and so on. On the contrary, the state, the government has to be in control. Kasi nga, alam naman natin na hindi pwedeng balik sa dati yung sistema dyan dahil ang usaping radikalismo ay doon nagmumula sa mga point where chaos reigns or where problems thrive. Doon sisingit yung concept ng yung mga ideology. So, nangintindihan natin na kailangan in-control dyan ng pamahalaan. Kaya nga hindi tinanggal yung martial law Talagang, tingin niyo po doon, sir, may mga humihiling na ilang po na tanggalin na sana ang martial law dahil na nagiging prone to abuse din daw ito sa ilang mga grupo, ano? What do you think about that? Well, yung parting yan kasi kailangan sa, I think, nasa body language yan ni President Digong.
you know, he has been used in having power where he has the wherewithal, para, you know, he could do things without considering any parang constraints and so on and so forth. Sanay siya doon eh. So, calling din ng president. Kasi halimbawa, nung nangyari yung gera sa Zamboanga, di naman nag-declare ng martial law. Mm-hmm. It's relatively similar eh. Okay. Yung, but personally, sir, do you think it's still needed? Rebel movement. Ngayon pong wala na ho ang gera doon, although may sinasabi silang banta pa rin ng Mauti ISIS. Well, alam mo naman, this past several years since the time President Duterte, I mean, had that power, wala naman ng puwersang maliban dyan sa Mauti sa Marawi. Mm-hmm. Ang talagang tumindig at, you know, nagpakita ng gilas katulad ng ginawa ng Mauti. Mm-hmm. So tingin ko, maski walang martial law, kaya naman ng patakbuhin ng regular policies and coordination with LGUs and so on and so forth. Mm-hmm. Kasi nga, ang epekto ng martial law is magbibigay ng pangamba, hindi lang sa ayun, sa tao dun sa Mindanao, pero yung implication ng o impression na may martial law sa Mindanao. So, yun ang mga tinitingnan yan ng foreign mga investors and so on. Ibig sabihin, there's still some degree of uncertainty ng sitwasyon dyan sa Mindanao. Ngayon, I think, the earlier na dapat sanang tinanggal yan, dapat tinanggal na. Para sa ganun, may balik yung state of certainty and rule of law and so on. Para sa ganun, ang problemahin ng gobyerno ay yun na lang rehab ng Marawi. I see. Tapos, balik sa state, ano to, sa parang, yung tulad ng dati. Apo. So, everyone is free to roam around and so on and so forth. Apo. Professor, si Pangulong Duterte rin, no, aminado siya sa kanyang talumpati na talagang may pagkukulang din po ang kanyang gobyerno dito po sa nangyaring bakbakan, kaya daw nga tumagal. Ano, ano ang tingin nyo na, kumbaga, naging pagkukulang na nakikita rin ng Pangulo, no? At inaamin niya. Alam mo, Connie, mahalaga na itanong mo yan. Kasi nung yung speech ni President Duterte dun sa Davao, dun sa Navy, tingin ko napakahalaga nun. Kasi for the first time, i-reveal niya yung kanyang sentiments. Mm-hmm. Dun sa difficulty na ramdaman niya. Nung dineclare niya lang yung martial law sa Mindanao. At kung tutuusin yun ang pinakamahalaga dahil yun yung mga tanong eh. Mm-hmm. Ang daming tanong tungkol dun sa declaration na martial law. Bakit ginawa dun sa Russia? Sa Moscow? Mm-hmm. Bakit tila bagang ambilis ng pagdeklara? Sabay nung nung nagkaroon ng giyera. Tapos nandun yung top brass ng AFP, ng PNP. Ngayon sabi ng intelligence, 2 weeks before the war, eh may mga movements na silang napapansin ng grupo dyan sa Marawi. So, dapat sana na nailatag na yung mga counter-intelligence o kung ano mga paghahanda, Connie. Mm-hmm. Kasi yung gyera sa butig, ilang buwan din yung paulit-ulit. Sana yun na yung nagiging parang sinyales. Mm-hmm. Na kung kinayang mag-gera nitong mga kabataan ito dito sa butik, it is just stone to away to Marawi. Eh, hindi mo kailangan ng military strategies para Apo. Sabihin, ang next target nito ay Marawi. We Apo. Have to secure Marawi na. Mm-hmm. So bakit, you know, yung mga ganong napabayaan, tapos walang halos na iwan ng mga mahalagang personalidad sa AFP, PNP, nandun lahat sumama sa trip ni President Duterte. Kaya naintindihan ko yung sentimento niyong ni President Duterte. Siguro pang huli na lamang po, kasi nabanggit nyo nga yung, kung babalikan natin, kung nakuha talaga yung aral doon sa nangyari po dyan, no? Talagang to secure. Ngayon po, patuloy pa rin daw ang recruitment ng Mauti ISIS, ayon pa rin po yan sa AFP. At anong sa tingin nyo ang pinaka maganda hong nagagawa ngayon na hindi nagawa dati ng ating gobyerno?
Bago tayo pumunta dyan, Connie, just a small part ano, ng ating discussion. Kasi alam mo, ang nangyari sa Marawi, hindi lang ito local contradictions ng problema dyan, effecting problema dyan sa Mindanao zone. Malaking parte niyan, yung tinatawag kong global structure of power, kung saan halos wala naman nagbago, Connie. Ibig ko sabihin, halimbawa, yung problema sa Iraq at sa Syria, ang mahalagang tanong dyan, saan ba nang gagaling yung mga armas na ginagamit ng ISIS and many other radical groups? Sino ba yung number one exporter ng armas sa Middle East? At sino ba yung mga number one na importers bumibili ng armas? Diba Saudi Arabia? GCC countries? Now, magtatanong ka ba kung saan nagagaling yung mga armas ng ISIS? You know? The same questions na pwede natin gawin dito sa Pilipinas. Saan galing yung mga arma? Sino ang nagsusupport no, sa ganun pong klase ng... Saan galing yung mga bala nila? Opo. You know, so, ito yung hindi nagbago, Connie, sana talagang malaliman ang ating pag-analisa dito. Kasi it might happen na parang pag may gyera, rehab tayo ng rehab, in a way, nandiyan naman international community, ODE. Pero hindi natin ina-address yung global contradiction of power and how the Philippines become part of the geopolitics of big powers. Sir, Professor, marami pong salamat ha. Opo, marami pong salamat sa inyo pong insights na binahagi po sa amin dito. Thank you, Tony. Yan naman po si Professor Julkipli Wadi, ang dating Dean ng UP Institute for Islamic Studies.